Mga kapuso, ngayong magpapasko, ingat po tayo sa mga peking pera. Dalawang lalaking nahuli matapos bumili ng motorsiklo gamit ang peking pera. Pero giit na mga suspect, hindi nila alam na peke ang mga ito. Nakatutok si Jomera Presto. Sa unang tingin, aakalain mong tunay ang mga 1,000 peso bill na ito. Pero peke ang mga yan. Ayon sa pulisya, ipinambayad ang mga ito sa isang seller ng motorsiklo sa Pasay City. Titingnan mo talaga siya, parang pero pag ginawakan mo, plain lang siyang ano eh. Base sa investigasyon, nakilala raw online ng biktimang seller ang dalawang sospek at naibenta ang kanyang motor sa halagang 20,000 pesos. Nang ipambibili niya sa isang convenience store ang perang natanggap, napansin ng kahera na posibleng peke ang pera. Dahil dito, ayon sa pulisya, nagtungo ang biktima sa bangko at nakumpirmang peke ang mga perang ibinayad sa kanya. Hindi rin daw napansin ng biktima na magkakapareho ang serial number ng bawat salapi. Agad daw nagtungo sa pulisya ang biktima para magreklamo. Natuntun sa Tanza, Cavite ang mga sospek batay sa detalyeng ibinigay ng biktima. Pero giit na mga sospek, hindi nila alam na peke ang mga pera. Ibinayad lang din daw sa kanila ang mga ito ng isang babae na pinagbentahan nila ng alahas. Kumbaga magbabayan sila kami. Eh, hindi naman po namin alam na peke yung pera. Kasi nagbigay pa kami ng ID doon sa, ano, sa binilihan namin. Binigay namin exact na address namin. Kaya wala kami intention na lokohin yun. Hindi rin kasi kami familiar sa ganun, sa perang peke. Meron din daw sila mga patunay sa naging transaksyon nila sa pinagbentahan nila ng alahas. Nagpapaalala ang pulisya sa publiko na maging mapanuri sa perang ibinabayad. Nag-iimbestiga na mga otoridad sa posibilidad na kumakalat ang mga peking pera, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.